Magandang umaga po muli sa ating lahat. Nawa ay naririnig po ninyo ng malinaw. At tulad ng nabanggit ng ating pastor last Sunday, ay ang ating 9 o'clock in the morning ng Sunday ay ating gaganapin ang ating Sunday school. And we hope that, or I hope that you have your Bibles with you at tayo magsimula na sa ating pag-aaral. So since ito po ay Sunday school, so I prepared a PowerPoint presentation to assist us in absorbing or understanding yung ating tatalakayin ngayon sa umagang ito. At para sa atin pong Bible reading sa umagang ito, may I invite you to open your Bibles to Exodus chapter 25. Exodus chapter 25 from verse 1 to verse 9. Exodus 25 verse 1 to verse 9. And then we will jump to chapter 27 from verse 9 to verse 19. Okay? Exodus 25, 1 to 9. Exodus 27 from verse 9 to verse 19. I hope you're there. Ako po ay magbabasa ng abanggit ng mga passages. So my Bible reads Exodus 25 verse 1. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they glory, that they bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart, he shall take my offering. And this is the offering which ye shall take of them, gold and silver and brass and blue and purple and scarlet and fine linen and goat's hair and ram's skins dyed red and badger's skins and shittim wood, oil for the light, spices for anointing oil and for sweet incense, onyx stones and stones to be set in the ephod, and in the breastplate, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them, according to all that I shew thee, after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. Chapter 27 from verse 9 to 19. And thou shalt make the court of the tabernacle. For the south side, southward, there shall be hangings for the court of fine twined linen of 100 cubits long for one side, and the 20 pillars thereof, and their 20 sockets shall be of brass. The hooks of the pillars and their fillets shall be of silver. And likewise for the north side in length, there shall be hangings of 100 cubits long. And his 20 pillars and their 20 sockets of brass, the hooks of the pillars and the fillets of silver. And for the breadth of the court on the west side shall be hangings of 50 cubits, their pillars 10 and their sockets 10. And the breadth of the court on the east side eastward shall be 50 cubits. The hangings of one side of the gate shall be 15 cubits, their pillars 3 and their sockets 3. On the other side shall be hangings 15 cubits, their pillars 3 and their sockets 3. And for the gate of the court shall be an hanging of 20 cubits of blue and purple and scarlet and fine twined linen wrought with needlework, and their pillars shall be 4 and their sockets 4. All the pillars round about the court shall be filleted with silver. Their hooks shall be of silver and their sockets of brass. The length of the court shall be 100 cubits and the breadth 50 everywhere. And the height 5 cubits of fine twined linen and their sockets of brass. All the vessels of the tabernacle in all the service thereof and all the pins thereof, and all the pins of the court shall be of brass. Tayo sa mandaling manalangin. Ama naming Diyos, nadakila sa lahat, buong
kababaang loob, kami po ay humaharap sa inyo at humihingi ng iyong pangunguna sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. Nawa ay kami ay turuan po ninyo ng iyong banal na salita. Hayaan mo ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna, siyang maging guro namin sa pag-aaral na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ang aming mga puso ay tanganan mo, Panginoon, at ang aming kaisipan. Sa mga panahong tulad nito ay maraming mga bagay ang nagdi-distract sa amin at nagbibigay ng pag-aalala o bagabag sa aming kalooban. Subalit, hayaan mong ang iyong salita ang mag-comfort sa amin, Panginoon. Dalangin namin ang kapatid namin, Sister Rama, na sa sandaling ito, Panginoon, ay ang alam namin ay nasa hospital. Hiling po namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa kanya, ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, ang mag-uphold sa kanya, Panginoon. At hinihiling po namin na ang mabuti mong kalooban, Panginoon, ay iyong ganapin, Panginoon, para sa kapatid namin ito. Ikaw ang magbigay ng comfort at mga kalakasan ng kalooban, katatagan sa pananampalataya sa kanyang mga mahal sa buhay. Hinihiling po namin, Panginoon, na hindi lamang po Sister Rama, kundi pati rin ang mga kapatiran namin na nasa banig ng karamdaman ng mahabaring panahon, Panginoon. Dalangin namin ang iyong comfort, ang strength, Panginoon, at kung loloobin mo, Panginoon, ay kagalingan para sa kanilang may sakit na katawan at nanghihinang katawan. Ikaw po ang nakakaalam ng eksaktong kalagayan ng bawat isa sa amin, Panginoon, kaya inilalatag namin sa iyong paanan, Panginoon, ang lahat-lahat sa aming buhay na hindi naman pwede namin itago sa iyo sapagkat ang iyong mga mata, Panginoon, ay tunay na ang lahat ng bagay ay hayag sa iyong paningin. Subalit, ninanasa mo na kami na iyong mga anak ay magsasabi sa iyo, Panginoon, ng totoo kasama ng aming mga pangangailangan sa buhay na ito, Panginoon, sapagkat ikaw na aming Ama ay hindi nagpapabaya sa amin. Nawa, Panginoon, sa pag-aaral na ito ay makakuha, makasumpong ang bawat isa ng pagpapala mula sa iyong banal na salita at ang aming paningin, ang aming atensyon ay itutok mo sa iyong dakilang anak, ang Panginoong Hesukristo. Nawa ang maging pagnanasa ng bawat isa sa amin ay maging katulad ng Panginoong Hesukristo na siyang aming mangingibig, aming tagapagligtas, aming Diyos. Salamat po sa pribilehiyong ito, Panginoon, na kami ay magkatipon at isagawa, Panginoon, ang pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas, po aming dalangin. Amen. Okay, so quickly po, no? Last Sunday ay na-discuss natin yung Exodus chapter 24 at tinalakay natin doon yung covenant, the covenant, ang kasunduan na pinasok ng ating Panginoon. In fact, he was the initiator of this covenant between him and Israel. At hinihiling ng Panginoon na sa bagay na ito, hinihiling ng ating Panginoon ang ratification, no? Inaasahan ng Panginoon ratification ng bayan ng Israel at ito ngayon naganap. And then they said to the Lord that we will do everything that you have commanded. And they considered Jehovah as their God and Jehovah considered Israelites as his people. So pagkatating sa dulo ng chapter 24 na ito ay si Moses ay inatasan ng Panginoon na umakyat sa Mount Sinai alone, no? Upang doon ay magkaroon sila ng communion at upang ibigay ng Panginoon ang tablet ng commandments kung saan ang Panginoon mismo ang siyang susulat sa mga tablets na ito, tablet of stones. At doon ay isusulat niya ang mga kautusan na nauna nang ipinahayag verbally ng Panginoon kay Moses. At kasama dito sa mga instructions na ibinigay ng Panginoon kay Moses ay ang itinilagang lugar
ng Panginoon kung saan ay kanyang kakatagpuin ang bayang Israel, kung saan makikipag-commune siya at doon ipapahayag niya ang kanyang presensya. Of course, sa Mount Sinai ay naipahayag ang presensya ng ating Panginoon. And we'll discuss two sightings or revelations ng Panginoon. Among the elders, nakita nila ang Panginoon nung sila ay kumakain, naka-fellowship nila. And then yung mga Israelites who were at the base of the mount, nung umakyat si Moses, nakita nila na napuno ng ulap ang Mount Sinai, at there were lightnings and thunderings. Nakita nila ang kamanghamanghang sight na ito. And they glorified the Lord as the God of Israel. At dito sa chapter 25, nagsimula na pinakita, sabi nga po natin yung chapter 24 is transition chapter, dahil yung chapter 24 ang naghahanda para sa pag-aaral natin sa Exodus chapter 25 onwards on the tabernacle. Let me just go back, no? Yung tatlong posisyon ng tatlong grupo ng tao. Si Moses was at the nearest place to God, no? Nandun siya sa mount, sa place na kung saan makikipagtagpo siya sa ating Panginoon. And then the elders were afar off, at a distance, no? And then the Israelites were at the base of the mount. Ito'y nagpapakita ng tatlong pwesto o tatlong sections dito sa sanctuary na ipagkakaloob ng Panginoon na instruction kay Moses na ipagagawa niya sa bayang Israel. So dito nga sa Exodus chapter 25 ay nagsimula na ang Panginoon sa pagbibigay ng kautusan patungkol dito sa tinatawag na tabernacle. So sabi sa verse 1 ng chapter 25, "And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering. Of every man that giveth it willingly with his heart, ye shall take my offering. And this is the offering which ye shall take of them." Ano raw yung mga offerings na kanyang tatanggapin mula sa mga taong ito? Precious metals, makita natin dito, gold, silver, and brass. And then mga linen, blue, purple, scarlet, and fine linen, goat's hair, ram skins, dyed red, badger skins, shittim wood. Shittim wood po ay mas kilala sa tawag na acacia or acacia wood, no? Dahil ito ay isang matibay na nakahoy, at ito ang pinili ng Panginoon upang maging instrument or bahagi sa ipinatatayong ito ng ating Panginoon. And then meron din siyang hinihingi na oil para sa pag-iilaw sa loob ng tabernacle, and then spices para sa anointing oil, sweet incense, and then onyx stones and stones na ilalagay sa kasuotan ng mga taong itatalaga ng Panginoon maglingkod sa kanya sa loob ng tabernakulo. At ito yung mga priests sa lahi o sa angkan ni Aaron. So sabi ng Panginoon dito sa verse 9, and emphasize, "According to all that I shew thee, after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it." Alam niyo, pag binasa niyo itong chapters 25 hanggang 27, pati na rin hanggang 30, no? Maraming mga specific instructions ang Panginoon, kasama na yung measurements, yung kulay ng material, kung anong klaseng material, kung ano yung mga kasama nito, and so on and so forth, no? So that's how detailed the instruction of the Lord. So itong pag-aaral natin ito, it will be a series of lessons on the tabernacle. So let me share with you the PowerPoint presentation that I prepared. So tayo ay okay, tatalakayin natin sa series ng pag-aaral natin ang tabernacle, the tabernacle. So makita po ninyo diyan ang usapin o ang instruction ng Panginoon patungkol sa tabernacle ay nakatala sa Exodus chapter 25 hanggang 31, and then nag-jump sa 35 to 39. Kasi yung 32 hanggang 34,
alam natin nangyari dyan. Ito na yung mga Israelites habang nag-iintay kay Moses na bumaba mula sa mount, because Moses stayed there for 40 days and 40 nights, no? While he was away, itong mga taong mga Israelites na hindi pa tumagal ang panahon mula nung makita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon na inihayag sa Mount Sinai, ay gumawa ng isang karumaldumal na kasalanan sa ating Panginoon, at sila nga ay gumawa ng isang false god, the golden calf, no? At ni-reduce ang tunay na Diyos sa isang material na golden calf. And so the Lord poured his wrath upon this people, subalit makikita natin na nag-intercede si Moses para sa kanila. Okay, so the tabernacle. Ito pong series natin ay nahati sa dalawang division. Ang una ay sa grupo ng Exodus chapters 25 hanggang 31. Ito po yung God's directions for building the tabernacle. Yung pangalawang division ay yung God's instructions were carried out. So Exodus 35 to 39 ay inimplement na ng bayang Israel sa pamumuno ni Moses yung mga direksyon at instruction ay pinakalog ng Panginoon kay Moses sa Exodus chapter 25 hanggang chapter 31. So as an introduction, no, ano ang mga ipinapakita nitong mga complicated construction details, detalyadong mga kautusan sa pagbubuo nitong tabernakulo na ito. Unang-una, yung makipapansin natin yung high quality of precious materials. Merong precious stones or precious metals, precious stones, at saka yung mamahaling mga linen at mga kagamitan pa ay kasama sa binanggit ng Panginoon na gagamitin, that will make up the tabernacle. Pinapakita nitong mga bagay nito, mga precious materials na to, yung greatness and transcendence ng ating Panginoong Diyos. Ano ba yung transcendence? Ito yung existence niya or experience beyond the normal or physical level. Ang ating Panginoon ay hindi physical lamang, and sabi nga sa Biblia, God is a spirit and he that worship him must worship him in spirit and in truth. So he is beyond the physical. And second, alam naman natin marahil na sa loob ng tent na pinapagawa ng Panginoon ay mayroong veil, no? Mayroong kurtina na naghahati sa mga sections sa loob ng tent na ito or tent of meeting. So the veil surrounding the most holy place shows God's moral perfections as symbolized by his separation from the common and unclean. So makita natin itong veil na ito, itong kurtina, yung portable nature, dahil ito ay binibitbit nila kapag sila'y sumulong na sa kanilang paglalakbay. And this portable nature of the tabernacle shows God's desire to be with his people as they traveled. Parang ano, pinipicture din sa atin that God is with us wherever we go, no? At lalo na sa mga lugar na kung saan mayroong mga panganib, ang Panginoon natin ang siyang kasama natin at hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ganon din naman itong bayang Israel. So lastly, the tabernacle at pati yung mga furnitures niya at mga services na ginaganap dito ay nagpo-provide ng naglalarawan ng atonement that would one day come through Jesus Christ. No? So, punta na po tayo sa unang division, God's directions for building the tabernacle. Dito po sa division na to, we have, I think, four lessons. No? So lesson number one, we have the pattern of the tabernacle and its furnishings. Makikita natin yan, sinabi ng Panginoon sa chapter 25, verse 9. According to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. And then, lesson number two, the pattern of the priest's clothing. So yung
pati kasuotan ng mga taong maglilingkod sa Panginoon doon sa loob ng tabernacle ay siya rin ang nagtakda. And then lesson number 3, the pattern of the priest's dedication. Kung paano ilalagay sa posisyon o sa ministry o sa gawain ang isang priest. So, merong dedication na gagawin. At ito ay itinakda rin na ating Panginoon, Exodus 29. And then last, the procedures to prepare for worship, Exodus chapter 30 and chapter 31. Okay, so let's proceed now to lesson number 1, the pattern of the tabernacle and its furnishings. No? Ang question is, what is the tabernacle? Yung pong salitang tabernacle, ang original Hebrew word niyan ay ito po. Pag ginamit natin yung English alphabets natin, ang basa diyan ay Mishkan. Mishkan. Yung ibang rendition walang H, Mishkan lang, no? Pero they are the same words, no? It means residence or dwelling place. Kaya tulad ng sinabi ng Panginoon dito sa binanggit niya kay Moses, sabi niya sa verse 8, "And let them make me a sanctuary." Yung tabernacle kasi is also referred to as a sanctuary, "that I may dwell among them." So the tabernacle is a dwelling place. So it is also referred to by Yahweh God as the tent of meeting, as used in Exodus chapter 14. So the tabernacle was the place where God manifested His presence and gave direction to His people. Dito ipinapahayag ng Panginoon ang kanyang presensya, at doon din sa lugar na yon sinasabi niya sa kanyang kausap si Moses kung ano ang ninanasan niya na gawin ng kanyang piniling bayan. So lahat ng iyan nakatala sa Leviticus 9:23, sa Exodus chapter 33, 9 to 11, Exodus chapter 40, and Numbers chapter 20, verse 6. At sa Exodus chapter 33 nga, makita natin na kapag si Moses, kasi meron temporary tent of meeting na itinayo si Moses, makikita natin sa Exodus 40 pa lang nabuo talaga itong sanctuary na ito. No? Kasi dito sa mga chapters na tinatalakay natin, nagbibigay pa lang instructions ang Panginoon, nasa Mount Sinai si Moses. So pagbaba niya, after ng Exodus chapter 34, Exodus chapter 35, nagsimula na yung implementation. At Exodus chapter 40, doon nabuo itong sanctuary. Pero sa Exodus chapter 33, may binanggit na si Moses ay nagtayo ng tent of meeting outside the camp. Bakit siya nagtayo ng tent of meeting outside the camp? Dahil ang bayang Israel ay nasa pagkakasala, no? So, hindi niya itinayo itong tent of meeting na to sa loob ng camp na mayroong kasalanan dahil sinuway nila ang Panginoon. So, hindi lang itinayo niya ito sa labas. Ito yung tinatawag na temporary tent of meeting. Hindi pa ito yung totoong pinagawa ng Panginoon na itinatayo nila sa loob ng camp. So noong pumasok dito si Moses, tinala ito sa Exodus chapter 33, noong pumasok si Moses doon sa tabernacle, yung cloud ay bumababa. The pillar of cloud bumaba. At ito ay indikasyon, ito ay witness na ang Panginoon ay nakikipag-usap kay Moses. At yung mga tao na nakikita ito, lumalabas sila sa kanilang tent at sila'y tumatayo at nagwo-worship sila sa Panginoon dahil nakikita nila na si Moses pumasok doon sa tent at nakikipag-usap sa Panginoon. It's a time of worship para sa bayan ng Israel. Pero yun nga, nabanggit dyan na ito'y temporary lamang. Nung magawa na itong sanctuary na ito na sa Exodus chapter 40, each time na sila ay titigil, itinatayo itong tabernacle na ito sa loob ng camp. So makikita natin, nasa kalagitnaan ang tabernacle at napapalibutan siya ng mga tribo ng Israel. Pero ang pinakamalapit sa kanya ay ang tribo ng Levita or Levites. No? So
Ito ang kadahilanan kung bakit ang tabernacle ay inutos ng Panginoon dahil ninais ng ating Diyos na yung lugar na yon, doon niya ipapahayag ang kanyang presensya. And that word tabernacle teaches us that it was an earthly sanctuary. Ito ay sa panlupa na sanctuary, no? Or meeting place, inspired by God and ordered for its construction to Moses according to the design he showed him at Mount Sinai. So, sa pakikipag-usap ng Panginoon kay Moses, ipinapakita ng Panginoon kay Moses yung design na gusto niyang mangyari sa sanctuary na ito. Because his name is to be glorified in that place. And also, it was made by a voluntary offering of the people. Look at the verse 2. Sabi ng Panginoon, "Speak unto the children of Israel that they bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart, he shall take my offering." So it was a voluntary offering on the part of the people. That is an offering of the heart. Dahil ang gusto ng Panginoon, ang pagbibigay sa kanya is out of a willing heart or from a willing heart. Even today, when we offer something to the Lord, it should be from a willing heart, not of necessity or not grudgingly, sabi sa salita ng ating Panginoon. Hindi dahil tayo'y napipilitan o kaya dahil tayo ay gusto lang manggaya ng kapwa natin na nagbibigay din sa ating Panginoon. It must be coming from a willing heart. And then, sa pagtatayo nitong tabernacle na ito, ang purpose ng ating Panginoon was to show His desire to live in the midst of His people. Sabi ron sa verse 8, that I may dwell in the midst of them. So, gusto talaga ng Panginoon, desire niya, na siya ay makipag-fellowship sa kanyang mga piniling, sa kanyang piniling bayan, sa mga hinirang niya. And it was also known as the Tabernacle of Reunion and the place where the congregation of Israel brought their offerings and sacrifices to bring them, to present them to God. Ito ang itinakdang lugar ng Panginoon kung saan ang mga Israelites ay malayang tumungo doon upang ibigay ang kanilang handog at ang kanilang mga sakripisyo para sa ating Panginoon. So makita natin, no, itong tabernacle na ito is a shadow of, sabi nga, of the things to come. At inaanino nito ang kapanahunan natin na kung saan ay may itinalaga ring lugar ang Panginoong Hesukristo, kung saan magtitipon ang kanyang mga inibig na at hinirang na mga tao na iniligtas niya. At ito ay sa loob ng kanyang iglesia, sa meeting house ng kanyang iglesia. So, tent of meeting, in the New Testament, it's a meeting house of the believers. So, sa offerings, sabi natin, no, offerings and sacrifices, at ang mga offerings na to, usually, it is a lamb, at yung tupa, or a pure and flawless animal. Pwede yung goats, yung calves, or bulls, at ito ay pinipresent sa Panginoon by atonement of sins, no? May pagpapatulo ng dugo sa pag-aalay na ito upang ang dugong dumanak na ito ay gagamitin iwiwisik sa altar upang magpawi ng kasalanan o makapag-atone sa kanilang mga kasalanan. Subalit, the atonement is not a permanent one. It's not an eternal one. It is temporary, no? Kaya nga ito'y ginagawa nila paulit-ulit. So, ano ang sinisimbolo ng tabernacle? Nabanggit natin sa pag-aaral natin sa Exodus chapter 24, ang mga itatala dito sa mga susunod na chapters ay actually symbolizes the true things, the things to come, no? Pinapakita nito ang mga totoong bagay na kanyang inaanino o nire-represent. So the Bible points to Christ as symbolism of the tabernacle. In the book of John or in the
gospel written by John, maraming mga verses doon, ang ilan dito ay nababanggit natin, kung saan, kung paano ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili. So, the door, sabi ng Panginoon, I am the door in John chapter 10 verse 9, at sinabi niya sa John chapter 1 verse 29, I am the lamb to be offered for the propitiation of the sins of men. And pinakilala rin ang Panginoong Hesukristo bilang the priest sa Hebrews chapter 3 verse 1 and 9 verse 11. At marami pang mga bagay makikita natin sa New Testament na kung saan, kung babalikan natin,